Kaibigan, welcome back to aking channel. Ikikwento ko lang sa inyo ang aking journey sa Saudi Arabia. Baka biglang dumating. Baka biglang dumating ang aking ams-ams. June 16, 2017, yun ang unang araw ng pag-alis ko ng Pilipinas. Ang sobrang lungkot ko, parang gumuho ang mundo ko. Sobra. Tapos yung anak ko pa, umabol sa akin. Hinabol niya ako, hinawakan ang kamay ko. Mama, huwag ka nang umalis. Parang durog na durog ang puso ko ng araw na yun. Akala ko hindi ko makakayanan. Isang araw, pagdating ko ng Saudi Arabia, iyak ako ng iyak, Sabi ko sa sarili ko, kaya ko kaya? Papayak ako tuloy. Pag nagkikinto talaga ako ng tungkol sa unang pag-alis ko, talagang nabalik ang aking lungkot. Namimiss ko ang pamilya, ang aking mga anak. Nagtitiis talaga ako para sa kanila. Ang hirap talaga ng buhay pag malayo ka sa pamilya mo, lalo sa mga anak mo, ang hirap-hirap. Yan ang real talk. Sa totoo lang. Pero kung gusto niyo talaga mag-abroad, kaya may dapat may dala kayong 10 malitang pasyensya. Kailangan talaga ng mahabang pasyensya. Pagtsatsaga at pagtitiis. Kasi ang hirap talaga ng buhay pag ika'y OFW. Tapos, isang araw pa lang ako dito, halos talagang parang ang isip ko ay lutang talaga, hindi ako makapagtrabaho ng ayos. Kunting ano lang ay natulog na agad ang luha ko. Buti na lang may kasama ako dito. Pilipino din siya. Siya nag-ano sa akin na kaya mo yan para sa pamilya mo, tiisin mo lang. Tapos tatlong araw lang, naranasan ko ang kanilang pagsigaw sa akin. Halos araw-araw nila akong sinisagawan. Parang kakaupo ko pala ang tapos ko lang na magtrabaho, nakaupo lang ako ng konting oras. Tatawagin ako at may utos na uli. Yung pala, kung talagang mahina ang pasyensya mo, isang linggo ka lang, isang araw ka lang, kung ganian, haalis ka na. Pero lagi akong inano ng kasama ko na, gayan lang, kasi kasama ko dito, ayaw ng Diyos siya ay 8 years na rin. 8 years na siya. Kaya nung sabi niya, ano lang yan, mabait ang mga yan. Sabi sa akin, ako nga tingnan mo, ano na ako dito, 4 na taon na, sabi niya sa akin noon. Siya nag-ano sa akin na, pagsubok lang yan, sinusubukan ka lang ng mga yan, kung hanggang kailan ang kaya mo, yun ang sabi sa akin. Pero parang pakiramdam ko hindi talaga, pero sabi ko, bahala na kailangan ko magtiyaga para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kailangan ko maging matibay sa pangarap ko na kaya kung bakit ako narito sa abroad. Magkaroon ako ng sariling bahay, balang araw. Kaya tinis ko lahat. 3 buwan, pag-aralas ng 3 buwan, nagbago sila ng pagkikito mo. Hindi na yung katulad ng unang araw na, ay, ganyan na, ganyan, ganyan, parinig ka, lalit na, umagay, ganyan, ganyan, ganyan. Nakayanan ko rin. Yun. Postulisan ako. Yun. Yun ang hirap talaga pag ikay nagtatrabaho talaga sa ibang bansa. Hirap na hirap. Sa totoo lang. Kailangan mo talaga ng pasyensya, 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 tiyaga para sa pamilya mo. Yun. Awa naman ng Diyos ngayon. Taon na rin ang pinila ko dito. Dito sa amo ko, sa bayan ng amo ko.
Nakawin nila ako ng Pilipinas at bumalik na uli ako. Yan. Tapos papakita ko sa inyo ang unang nabili ko, ang unang pinaghirapan ko. Panoorin nyo mamaya. Ang aking unang nabili, kahit paano, may naipon na rin naman ako sa... Alam nyo na, may nakaipon din naman ako. Kaya hindi, pero hindi pa matatapos ng ano, marami pa akong pagdadaanan. Aking mga anak, high school pa lang. Kaya pangarap ko sa kanila, makatapos sila ng pag-aaral. Kaya hindi hanggang dito lang. Sabi ko nga sa kasama ko, 10 taon pa ako magtitiis. Papaiyak. 10 taon pa para pagtapos na ako mga anak, titigil na ako. Yun ang pinaka street ko talaga na pinapangarap ko na makatapos lang sila ng pag-aaral. Makabili lang ako ng pinapangarap ko na magkaroon ako ng sariling tirikan, bahay. Isa na yan ang sa pinakamatinding pangarap ang makatapos sila. Balang araw makita ko silang naakit sa stage, na nakatoga. Ay, papaiyak ako. Sorry. Sorry mga kaibigan. Yan lang. Alam ko na, pasensya na kayo. Gusto ko lang ikwento ang buhay OFW kung gaano kahirap, lalo na dito sa bansang Saudi Arabia. Hirap na yun. Ewan ko lang sa iba. Kasi dito, pag kami lang dito, pag may nagtatrabaho dito na nagayos ng bahay, punta kayo sa kwarto, punta ka sa'yo, saka na kayo lalabas pag umalis na. Talaga kami pinapatago talaga. Hindi kami nakikiano sa mga ano, sa pag may mga trabahante dito, mga banyaga, mga ganun. Kami, hindi kami pinapaano labas ng kwarto. Nakakalabas naman ako pag sinasama ko sa ano, sa mga istiraha, sa party-party. Nakakatagpo ako ng mga Pilipino, Indonesia, Sri Lanka, mga kapwa takulong. Masaya na rin. Yan. Banas, walang ng aircon. Wala dito ng aircon. Nandoon sa aking parto, nasa ano ako, nasa sala. Ito ang pinabaw ng aking anak. Sabi niya, mama, dalhin mo yung ano, tingnan niyo, may pangalan pang tutoy. Kanya itong unan, inano lang niya sa akin, sabi niya, mama, dalhin mo yan, yakap-yakapin mo. Parang ako, sabi niya. Itala ko. Pag natulog ako, sa gabi, yakap-yakap ko. Yan, yakap-yakap dito. Ano pa itong laba-laba? Ilang taon na rin mula nang bumalik ako. Ay, ang buhay talaga. Masaya naman. Kahit paano, talagang tiyaga-tiyaga lang. Makakamtan din ang pangarap. Street ka lang sa pangarap mo. Huwag kang... Ay, napapaiya. Ay, ano ba yan? Sorry mga kaibigan. Ay, huwag niyong kalimutan mag-ano ha. Mag-subscribe, like, comment, and share. Subscribe kayo sa aking munting bahay. Huwag niyong kakalimutan. Nag-ano na ako ng memorable lang. Ay, napapakit na ako. Ay, sorry. Yun. Masaya naman, may araw talagang na bigla ka nalulungkot. Kasi naaalala mo mga anak mo sa Pilipinas. Dito hirap talaga kasi ang tulog mo, tutulog ako ng minsan alas 3, gigising naman ako ng alas 11. Pero pag may pasok na, natutulog ng alas 12, gigising ako ng alas 5. Pero babalik ako sa pagtulog, gigising ako ng alas 9. Pero kailangan talaga, hindi kaya naman napunta dito sa ibang bansa para magpabansin-bansin lang, diba?
narito ka para sa pangarap, sa pamilya mo. Yun. Kailangan mo talaga magtiyaga, magsakrapisyo. Ito ang aking kasama ko na sa baba. Hindi siya, wala siya dito. Nakikita talaga ito. Lagi itong aking emoji. Ito yung sa aking bunsong lalaki eh. Pinabaon niya sa akin. Yakapin ko daw sa pagtulog. Nice. Hello mga kaibigan. Salamat sa panonood niyo sa video ko. Paalam. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Mga kaibigan. Paalam. Hanggang sa sunod na vlogs. Bye. Babos ang pa. Baba siapa? Ente win rock. Ah, salata. Ayo, ayo. Kain-kain tayo, mga kaibigan. Ngay. You looking with me? You want to eat? Okay. Papa. Yang mo akin. Kain ka. Ayo. Hoy, ha? Ano ba? Sabi niya sarap. Sarap ba? Kakain tayo. Sige lang. Ano sabi? Ba't yung naman i-serve? May mga gamay naman tayo. Baka napanggap siya. Hindi kami ito, oh. Sabi niya yung mundo sa rito matanda ko.